birthday tayo mga ka-EA. Ito na, may padating na. Good day mga ka-EA. Welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, second lap, bitawan natin mga ka-EA, Pio Duran. Kaya lang ang update eto. Tingnan nyo naman, napakadilim ng panahon. Actually, nung sa mismong pagbibitawan, mas madilim at umuulan pa. So, nag-aantay pa ako ng abiso or ang update sa club. Pero ang advice nila sabi, pagka huminto nga daw ng bahagya ang ulan at nabigyan tayo ng pagkakataon, bibitaw ang club namin. So, i-update ko kayo mamaya. So, mamaya lang konti, magpapalipad din ako. Di pa ako nagpakain pero nakapaglinis na tayo. Tsaka eto, tingnan nyo naman yung mga itsura ng mga ibon natin. Kala nyo matatamlay sila pero hindi sila matamlay. Actually dahil sa lamig ng panahon kaya ganyan sila. Pero ipapagpag natin itong mga to para uminit ng konti yung mga silinyador ng mga ibon natin. Ay, tama po ba yun? Ayan yung mga nag-overfly natin ng mga ibon. Ito, makailang beses nag-overfly pero... Yan, matikas to, bumabalik. So, tingnan natin sa padating na North kung uubra ba itong ibon natin. Yung breed natin na yan, medyo may kaliitan siya. Pero check natin kung magiging maganda nga yung pinaka-performance niya during training. pero malayo-layo pa naman yung North, so makukondisyon pa natin na mahaba at matagal itong mga ibon natin na yan, mga kalapat. Pwede na! Di tayo mga ka-EA. So, dumako naman tayo sa ating breeding section mga kalapatid. Habang nag-aantay nga tayo ng pinaka-abiso kung anong oras nga ba eksaktong bibitawan ng aming mga ibon dyan sa Pio Duran. So, eto yung update. Yung milky bar natin. Ayan, no? Grabe. Yung dalawang pisa nila nung nakaraan. Aba, malulusog at malalakas na. Sana all. Baka bugbugin na naman yung kamay natin. Ayan, check natin syempre. Ayan. So, itong dalawa na yan, meron ng may-ari niyan, may nakapagpa-reserve niyan, mga kalapatid. So, inaantay na natin, lang natin na lumaki yan. By next month, pag-harvest yon, matik yan. So, yung susunod na clutch nila, yun ang possible na wala pa naka-line up. So, dun sa mga interesado, PM na lang kayo, mga kalapatid. Salam nyo na, para makapagpa-reserve. Ayan. Tapos, syempre, dumako tayo. Ang galing! Ang galing! Naman tayo sa ating pa-ending bird. Ayun, ako, sinipaan niya na yung, ano, yung anak niya. Mga mag-iitlog na naman yung panibago etong ano, nanay ni Saber. So, shoutout nga pala kay Saber, sana makauwi siya ng ligtas kahit hindi ganun kabilis. Makapag-clock tayo para at least 2 points na. So, bahala na gang. Ayan. So, itong dalawa na to, nakalatag nga natin to sa pa-trending bird natin. So, dun sa mga gustong sumali or maka-join, sa Sabado na ang pinaka game nito, no? So pwede pa yung humabol. Ayan, meron pa nasa 36 or 38 slot pa. Ayan, PM na lang kayo sa ating Facebook page para makasali. 50 points per slot. So yung isa dyan mananalo or mapapanalunan nyo sa result ng second quarter, yung isa naman sa fourth quarter, no? So sa isang taya nyo, dalawang beses kayo may chance ang manalo. So eto nga is kapatid sa nanay ni Saber, yung nilalaro natin ngayong sa South. Ayan. So, PM na lang kayo kung gusto nyo sumali, ha. 75 years later. Abutan pa ng dilubyo! Ano 30 seconds! Oh! Oh, balat! So, pinasok na natin ang ating flyers lob. So, magandang balita mga kalapatids dahil nakapagbitaw na nga ang aming club. So, nakita nyo naman 8:45 AM. So, yun. Awa ng Diyos. Nakisama ng bahagya yung panahon nun. Kasi mga bandang alas 7 kanina, lakas pa ng ulan dun sa may Pio Duran. Kaya nagantay pa sila ng
bahagya. So yun, nakapagbitaw na nga. So good luck sa lahat ng nagre-entry at good luck sa ating lahat para sa ating second lap. So yung tatlo dito, hindi natin pwedeng parondahin kasi hindi pa natin yan batcher. Ito yung kapatid ni M3. Tapos ito yung Taiwan, galing kay Dabar Cards. Tapos ito naman si Baet. Ayan, galing kay Sir Dennis Palma. So the rest, pwede na natin parondahin. Hindi na tayo magpapatagal. Tapos mamaya na tayo magpakain. Hindi na muna ako nagpakain sa kanila ngayon. Gilipad. Ayan na, mainang nila lang talaga to sila Buyo eh. Ayan, yung masili line natin. Update tayo mga ka-EA. So eto, nangliparan na rin yung mga Warriors natin. At so tatlo yung naka-viewing, lima yung palipad natin. Ayan, baklas-baklas pa yung ronda nila. Medyo umaambo na rin dito sa lokasyon namin. Pero maganda, hindi naman ganun kalakas ang ulan. So maya-maya na ng konti, magkakaroon na kami ng speed forecast. So babalikan ko kayo mamaya para sa magiging kondisyon ng pauwian natin para sa ating second lap mga kalapatid. Sana maging maganda yung ano, yung uwi ng ating Warrior kahit hindi mabilis, basta makapasok tayo or makapagpaklak tayo. Ayun, grabe lipad nila. Ayan, umaambon na nga. Uy, good luck. Medyo nakakabahan ako kasi ibang karating lalawigan malakas daw yung ulan. So yun, bahala na si Batman. Pantay-pantay naman ang ano. So yung kondisyon na lang tsaka swerte ang magdidesisyon kung makakauhi pa ba yung aming Warrior. Okay. 75 years later. Update tayo mga ka-EA. Time check natin, 1:30 PM. So yun, wala pa nagkaklak mga kalapatid. Sadyang mahirap talaga ang pauwian natin ngayong second lap, Pio Duran. So sa ibang club, di ko sure kung meron na rin nakapagpaklak eh. So ang usapan, ang pinaka-forecast natin 4:22 o bago mag 4:22, dapat nandito na yung ating ibon kasi 700 speed, yun na yung pinaka ano hangganan ng pinaka oras para mag-clock nga tayo mga kalapatid. So ngayong oras 1:30 ang speed na niyan, 1100. So eto, tamang tingala na naman tayo dito sa ating kalangitan, baka makalusot. Pero medyo maganda na rin naman yung silip ng panahon. Ayan, huminto na rin naman yung ulan. Yun nga lang, di ko lang alam dun sa mga kalapit na lalawigan, kung naulan pa rin or huminto na nga ba. Update tayo mga ka-EA. Time check natin, 3:11 PM. So, halos isang oras na lang nga mga kalapatids. Maka-cut off na tayo dito sa club. So, ang masamang balita, kahit isa, wala pang nakapagpaklak dito sa aming club. So mangyayari dyan, kung meron mang isang mapagpaklak ngayon, matik super set winner na agad, second lap pa lang mga ka-EA, no? Hay, so sana dapuan tayo ng swerte kahit abutin man tayo ng ano bago mag-cutoff, yung mga tipong ilang minuto agay ng ginawa na performance ng ating ibon na si Batusay nung naglaro tayo ng BFRC, no? Yung bitaw na sa Javier Leyte, smash race din yun eh. So naging performance nga ng ibon natin na si Batusay, smash race, umuwi siya parang 15 minutes na lang, cut off na tayo. So umabot pa siya dun sa mapagpaklak pa tayo, naging Battle of the Champion winner nga to, tsaka auction winner rin, pumarti yung ating ibon, no? So yun, sana gawin din ni Saber yung pagkakataon na yun para kung sakali makakadali na tayo agad, super set winner agad kahit second lap pa lang. Update tayo mga ka-EA. Ito na, may padating na. Ang problema, hindi natin ibon, lumagpas na sila. Ayun, sayang. Kala ko aabot pa tayo sa cut-off kasi ang oras natin 4:10 man ang hapon, no? So meron pa tayong 17 minuto para makapagkla, kaya lang malabo na, mukhang hindi na dadating ha, ating ibo na si Saber. Ayun, so dalawa yung nakapagpaklak natin sa mga kalapatids natin dyan sa SJ. So congrats, yung isang unang nakapagklak butas ng first lap, pero yung sumunod na nakapagpaklak live sa first lap. So siya yung ano, super set winner natin para sa ngayong karera. Ayan, sana all. Shoutout sa mga solid supporter natin dyan na nag-abang at nakainood ng ating derby. So maagang natapos ang karera ni EA Love TV para sa ating SDR. So yan, ganun talaga ang laban. Sama talaga yan sa pagkakalapate.
A few moments later. Update tayo mga ka-iisa. Yang di tayo umabot sa oras eh. Bir, ano ba naman yan? Nakanantiting ka naman. Oh. Minuto lang yung pagitan. Nung pinaka-cut off, saka ka naman biglang lumusot. Napakahirap ko talaga kasi ng laban, no? Ayan, pero at least, nakauwi pa rin siya ng ligtas. Ayan, pakainin na natin yung ibon natin kasi gutom na nga siya. Haba-haba rin yung pinakanilipad niya. Di pa tayo umabot sa oras, sayang naman. Ayan, no, grabe, oh. Yung mga iba nating ibon, binalik ko muna dun sa pinaka-aviary natin para makakain siya ng solo. Para walang maging sagapan. So, late ko na rin na-iklak yung ating ibon kasi no, mismong pagka tapos ng cut off, dumayas naman kami dalawa ng anak ko. Pinasyal ko siya kasi sabi ko, pag natapos yung karera, ipapasyal ko siya. Kaya lang, sabi naman ni nanay, pagbalik namin after 30 minutes, dumating naman din daw pala agad ang ating ibon. So, ayan. So, pipilitin pa rin natin ma-recover si Saber kahit na-cut off na tayo ng second lap. Sayang talaga. Di bali, magre-re-entry na lang tayo sa third lap. Meron pa tayong susunod na laban, Matnog. Alright.